Kung ikaw ay merong type 2 diabetes, for sure, alam mo na na kailangan mong iwasan ang pagkain ng kanin dahil isa ito sa mga pagkain na nakakapagpataas ng sugar level mo. Etong si carbs na meron sa kanin, pagpasok sa katawan, i-convert ng katawan natin yan into glucose. Kaya kung gusto mo na magnormal ang iyong sugar level without the help of medications, kailangan iwasan mo ang kanin. Kaya lang, paano ka ba kakain ng walang kanin? Medyo mahirap, ba? Diba? Kaya sa video na ito, top 5 rice alternatives po ang isi-share ko sa inyo. Rice substitute number 1, cauli rice or cauliflower rice. Itong si cauliflower, palagi mong makikita yan sa mga substitute ng mga low-carb na pagkain. So, para makagawa ng cauli rice, simple lang naman. Kakadkarin lang natin si cauliflower para maging maliit siya na butel. Pwede kayong gumamit ng cheese grater, kakadkarin nyo lang na ganyan. Tapos, okay na, pwede nyo ng isangag yun. Pwede rin kayong gumamit ng food processor para mas mabilis. So, isasangag mo lang yan hanggang sa maging dry siya, matanggal yung moisture niya. Tapos, ayan, cauliflower rice na. Hindi po magsaspike ang inyong insulin kahit kumain kayo niyan. Pwede nyong ipare sa kahit na anong ulam, sa meat, sa eggs, sa fish, sa seafood, at sa kung ano-ano pa ng mga low-carb na pagkain. Second rice substitute is my personal favorite. Ito po ang cabbage rice. Kagaya kay cauliflower rice, ang gagawin mo lang kay cabbage rice ay hihiwain ng maliliit, parang rice na po siya. Tapos, igigisa mo lang sa butter at saka sa bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Third is egg whites. Yes, pwede nyo pong gamitin yon na rice substitute. Tatanggalin nyo yung yolk, tapos kapag natira si egg white, babatihin nyo siya, tapos ilalagay nyo dun sa pan. Tapos habang nilalagay nyo siya sa pan or habang naluluto siya sa pan, babatihin nyo rin. Para ang mangyayari dun sa egg white, parang lagas-lagas siya. Pwede nyo rin naman siyang isangag sa bawang kung gusto ninyo, pero masarap po ito na substitute kasi hindi po siya maglalasang itlog kasi nga wala na yung egg yolk. Nako, isa pa yan na substitute na wala talagang magiging epekto sa sugar level ninyo. Ito kasing si cabbage at saka si cauliflower, kahit na low carb yung mga yan, kahit papaano, meron pa rin silang carbs. Pero itong si egg white, nako, wala pong carbs yan. Kaya kahit gano pa po karami ang kainin ninyo, eh okay lang. Masarap na substitute yan for rice na pwede nyong ipartner sa kahit na anong low carb meal or low carb ulam. Number 4 ay ang ating leafy greens. Pwede kayong gumamit ng lettuce, pwede kayong gumamit ng arugula, o kaya lang ayoko ng arugula kasi medyo mapait siya, pero pwede po yun, or kahit na anong dahon para sa salad, pwede nyo pong gamitin yun as rice substitute. Ang kagandahan po dito sa mga ito, sagana po sila sa potassium, sagana po sila sa magnesium para makaiwas kayo sa keto flu. And number 5, pwede nyo pong gamitin na substitute ang shirataki rice. Ang shirataki rice po, mukha talaga siyang kanin, kaya lang, ang texture po niya, parang gulaman, kaya merong mga ulam na low carb na hindi siya masarap ipares. Tapos, unlike dun sa naunang apat na sagana sa vitamins, sagana sa minerals, magnesium, potassium, ang shirataki rice kasi water lang ang laman niya. So, yung top 4 is nutrient dense na mga pagkain kumpara kay shirataki rice na puro liquid lang, puro water lang. Pero pwede nyo pa rin naman siyang gamitin as rice substitute. Para malaman kung ano yung epekto ng mga pagkain na ito sa inyong katawan, i-check nyo po, i-test nyo po yung sugar level ninyo 1 to 2 hours after nyong kumain. Kung itong top 5 na ito yung gagamitin nyo as rice substitute plus ang inyong low carb na ulam, for sure po, hindi po magsaspike ang inyong sugar level. Mame-maintain nyo po yung normal na sugar level. Tandaan, ang goal natin pagdating sa type 2 diabetes para maiwasan natin ang complications is yung maibalik natin sa normal ang ating sugar level nang hindi tayo gumagamit ng gamot at hindi nagtuturok ng insulin. And yes, kayang-kaya nyo pong gawin yon. Tomorrow, ang i-upload ko naman na video is kung ano ba yung mga complications na pwede mong makuha or bakit nagkakaroon tayo ng complications kahit na normal naman palagi yung sugar level natin. Kung hindi ka pa aware sa mga signs and symptoms ng type 2 diabetes, dun po sa previous video natin, diniscuss ko po yun. Kung kailangan mo naman ng guidance pagdating sa kung paano ba gawin properly at saka in a healthy way si low carb, sa darating po na January 10, meron po akong course na ilo-launch. This is basics ng low carb diet, kung paano siya gawin, and
ang goal po natin dito is makakain kayo sa mga restaurants, makapag-grocery kayo ng walang guide na tinitignan kasi alam nyo na kung ano yung mga pagkain doon na available na pwede para sa inyo at saka makakabuti para sa inyo. Sa January 10 po yung start ng course natin, pero pwede na po kayong mag-enroll ngayon para ma-avail nyo po yung discount. If you're interested, yung link po nasa description sa baba. And if you want to know more about keto, low carb, and kung paano ma-manage ang ating type 2 diabetes para maalis na ng unti-unti yung medications ninyo, eh panoorin nyo pa yung mga previous videos ko. Tapos maglalagay rin ako ng link sa baba tungkol sa mga tao na dating merong type 2 diabetes, 10, 15, 20 years na merong type 2 diabetes, umiinom ng 10 gamot ng insulin gumagamit, pero ngayon wala na po silang iniinom na gamot at hindi na po sila gumagamit ng insulin. And yes, posible po yon by doing proper low carb diet. So, kaya nyo rin po yan. Kung nagawa nila, kayang-kaya nyo rin po yan. So, see you again next time. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!